Magandang gabi, Katekram. Nandito po tayo ngayon sa Nueva Ecija, San Isidro, Lupao, para po makilala ang isang ginang na nagsasabing nakakita po ng isang nakakatakot na kapre. Kilalanin po natin siya. Nandito na po tayo ngayon sa sinasabi po punong mangga kung saan po laging nagpapakita o nagpaparamdam ang isa pong nakakatakot na kapre. Nandito po ngayon si Nanay Nene para magpatutuo po sa kanya pong mga karanasan. Nay, ikwento niyo po sa amin paano po yung karanasan niyo dito doon po sa sinasabi na ugis kapre na parang baboy damo na parang aso. Noong una po, natakot po ako noong unang siyang nagpakita sa akin. Natakot ako. Hindi naman maaag dyan. Pumunta po sa bubong namin. Tapos tumawin yung aso namin. Pahintuinto ko. Tapos bigla na naman nagpunta doon. Paano nyo nalaman na ganun po yung tsura? Pwede mong pa-describe sa amin, Nay Nene? Yung mukha niya. Opo. Yung mukha niya malaki po. Tapos yung katawan niya talagang matyo-matyo. Tapos yung balahibo niya makapal. Tapos pumunta dito sa Sanga ng Mangga, nagbagi-bagi. Pero hindi naman ako takot. Talagang makikipon sa akin, makikasama sa akin. Gusto niya akong makisama sa akin. Paano po yun? Yung kung pero kung babalik-balik yun. Meron siyang siguro gusto sasabihin sa akin. Pero yung itong aso namin kasi kung bumaba yun, tatahulan niya. Pero naririnig ko po siya na papasok dito. Okay. Pwede pong palinaw sa amin, Nay. Yung unang nakita niyo po siya, o paano po ba nakita niyo siya, naramdaman lang, o paano po? Yung talagang nararamdaman ko po, pero talagang pinapakita niya sa akin yung mukha niya. Ano pong naramdaman niyo noon, nung unang nakita niyo? Nanginilabot na po ako. Pero sinabi ko sa kanya, kung gusto mong makikipot sa akin, magpakita ka lang, huwag kang mahiya. Sabi ko sa kanya. Tatlong gabi na hindi na siya pumupunta. Tapos magtatatlong gabi sa susunod siya ang babalik. Baka ngayon mamayang gabi babalik yung mga alas 2. Alas 2? Mataling araw po. Dito nararamdaman nyo nagbabaging siya? Opo, talaga po. Kung aalis na po, uuwi na, talagang nararamdaman ko po na lumalakas papunta na doon sa gusto niyang pupunta. Hindi po. Gusto ko lang po linawin na ya para sa mga nakakapanood kasi kahit sa akin, sa sarili ko po, mga ganyan, may mga katanungan po talaga sa isip ko na talagang di ho ako naniniwala. So, paano po nyo kami mapapaniwala na talagang nakita nyo na may ganun pong ano, mga kapre? Talaga pong nagpapakita po siya sa akin. Mula nung bata pa ako, meron nagpapakita sa akin po. Ah, so hindi lang po ngayon? Oo, nung bata pa ako noon, talagang nagpapakita sa akin, makikipan sa akin. Gusto nila akong makikipan sa kanila. Hindi ho kaya meron ho kayong third eye? Kung minsan po, yung nakikita ko, tatlong buwan yung mata ko. Pero hindi ako natatakot, mas gano'n ako. Okay, naano po ako doon ah. Ako nga rin po. Nakilabutan si nanay. Talaga po. Opo, ilan taon po kayo noon, nung unang nakakita po kayo ng mga. Ano po yung nakita nyo noon? Yun din po. Yun din? Opo. Yun din po. Oh my God. Pabalik-balik sa akin, may gusto siyang subong sasabihin sa akin. Ilan taon po kayo noon, Nay? 35 po. 35, ilan taon na po kayo ngayon? 70 po. 70 po na 35, 70, edi? Mas
matagal na po ah. 45 years old, nai. Matagal po. Talaga po. So kaya nasabi niyo na parang hindi kayo masyadong takot kasi nga parang sanay na. Sanay na po ako ng ganyan. Gusto nila tumukuha. Sino pong sinabihan niyo nung una po kayo nakakita nung bata, nung 35 po kayo? Wala po sa akin lang po. Hindi niyo sinabi sa asawa niyo, sa mga anak niyo, kapatid niyo? Hindi po. Talaga po may sasabihin siguro sa akin na hindi niya masabi-sabi yun. Ano po kaya yung gusto niya sabihin? Ayaw ko lang po. Diyan po nung kami nakatira dyan sa tili ng mangga. Piting pa ano po sa amin? Kung ano po yung tsura niya noon, ganun din po yun. Ganun din po yun. Opo, pwede pong i-describe sa amin gano'n siya kalaki? Talagang malaki po, matangkad. Kapi nga po yun eh. Opo, gano'ng katangkad? Mataas po. Mga gano'ng mas matangkad po mas sa... Mas matangkad po sa iyo. Mas ilan pa po mga ganyan? Opo, matangkad po. Tapos siya, malaking katawan malaking sabi niyo. Tapos makakapal ang balahin niya. Sino pa po dito ang nakakita rito? Nararamdaman lang nila po yung mga manunong po, yung manunong po dito. Maliban po kay Kuya Ronnie, siya din daw po kasi nararamdaman niyo po yun. Hindi naman po kaya, sabi niyo kasi, tila ba baboy damo na aso na kapre, ganun po yung itsura. Hindi po kaya baboy damo lang po talaga na nagkakalat. Hindi po. Iba po yung nakukunin, iba po siguro yung manunong. Talaga po, talaga kapre po yung kapre talaga. Opo, talagang kapre po. Pero hindi namin niya sa amin na, paano siya umaano dyan? Talagang kukon na yung pana, ginagamit niya. Tapos kung marinig na yung tao ng aso ko, tumito siya. Kung lumakad na naman siya, sige, tawala na naman yung aso ko. Nandun na po sa gitna ng bubong. Tapos nung kwan, dahan-dahan naman na siyang humakbang. Tapos pumunta na po dito sa sanga. Lahat ng mga sanga, binabagin niya po yan. Tapos dumundag po na siya dito. Dumundag. Pwede po nga naman makausap po yung sinasabi niyong isang pamangkin niyo po ba? Nakakita? Manugang ko po yung naramdaman niya din sa bubong niya. Ayan, puntahan mo natin sa telegram. Ang isa hong nakakita po ng isang ano kapre. Sino po? Yun po manugang ko po naramdaman niya sa bubong niya. Nakikita po. Kasi ano po eh. Pangalan niyo po? Ray. Kuya Ray. Ilan taon na po kayo? 53 na po. 53? Yun nga po. Kasi ako po talaga walang hindi po naniniwala sa mga kapre, sa mga parang mga engkanto, ganun. Kayo po, kita niyo po yung sinasabi niya, no? Si nanay-nene. Kwan po kasi natutulog kami ng asawa ko po. Mm. Ngayon po, mayroon po akong naramdaman na parang nagwawalis po dun sa ibabaw po ng yero namin. Di lumabas po ako. Wala naman po akong nakita. Biglang umalis po. Yun lang po yun ako sa bahay namin. Ewan ko lang po kung lumipat ata dito sa kabila. Kilala eh. Yung itsura po niya, nakita niyo siya? Hindi naman po, dahil nung lumabas na po ako, wala naman na po kung nakita rito sa ilid ng bahay. Sinaslaytan ko pa po dun sa may taas, wala naman po. Yung bahangin ng ano? Para hindi naman po humahangin po noong. Nagtataka nga rin po ako, parang winawalis po dun sa may ibabaw po ng yero na. Paano po yung ano nung ano, mga paa? Hindi ko po naman naramdaman po yun. Ang naramdaman ko lang po yung nagwawalis po kami. Nagwawalis? Opo, yun sa may mismong task po nangyari namin. Okay, maliban nung sa inyo, sino po yung nakakita po dito nung kapre o yung sinasabi po ni nanay? Wala naman pong nakakita, kaya lang po yung nararamdaman lang po namin dito. Na parang may panpuan. Dumadaan pong kunyong paa gano'n. Ang gano'n? Opo, pero yung pagkita namin, hindi po pa namin nakita. Pero si nanay nakita na po, no? Ayaw ko lang po na kasi sila po eh, palagi po siya sa bahay nila. Pero kayo po, meron po talaga? Wala? Parang gano'n na rin po yung sinasabi po ng ganan ko yung
nararamdaman po namin dito sa bahay namin. Mm. Pabalik-balik din po rito, kaya nga lang, ganun lang po, pakiramdam lang po. Pakiramdam lang. Pero yung tunog, talagang masasabi niyo, ramdam niyo na talagang may naglalakad? Oo, meron po. Ah. Okay, paano kung di nakikita? Yan nga lang po, hindi po na talaga nakikita. Pero kayo po, naniniwala doon sa ganun? Oo, naniniwala po ako dahil kasi nung bata pa ako, kasi naroon akong nakita rin pong ganun, yung malaking tao, tapos yung mga may balbon dito sa mga tanga, sa mga katawa. Ah, okay. Kailan po yun? Matagal na po yun, mga mag-edad pa lang po ako, siguro ng 17, ganun, 18. So. Tapos, yun po yung una na nakakita po kayo? Kwan lang po, biglaan po lang kasi galing po ako sa pasyalan ko dahil namamasyal po ako ng lalaga mo. Mag-isa po akong umuwi. Nagmamasyal ng dalaga? Ah, ako, nanliligaw. Nanliligaw po ako na umuwi po ako sa bahay namin kasi malayo po yung bahay namin. Marami pang kawin na madadaanan ko po. Ngayon po, biglang may tumayong ganun, maitim na mataas. Ngayon po, nung nakita kong ganun, at lalapitan ko sana, biglang nawala po. Pero yung tsura niya tayo, pwede mo pa-describe sa amin yung tsura? Kwan po, talagang malaki yung katawan niya. Mga marami ring balbon po. Hanggang sa mukha po, sa kakatawan. Ay, yung mukha, anong itsura po ng may mukha? Team po. May team. Ano po ba, may mga pangil? Wala naman po, kagaya rin po natin na tao rin na. Okay. Ano po naramdaman yun? Takot na yun? Oo, una pa po yung balay po. Kinaliputan po kayo? Yung po po. Okay. So buhat po nun, may naulit po nakakita kayo? Hindi na po. Yun na lang. Pero malinaw po sa isip nyo, hindi ko kayo lasing nun ha, 8, okay. Malinaw po sa isip at mga mata nyo, kita nyo talaga malinaw. Opo, kita mo. Yan lang po. Maraming salamat po, no, kuya, sa ano, sa oras po na binigay nyo sa amin. Salamat. Sabi po nila, ano din po, meron din po kayong nakakatakot na karanasan po dito sa inyo. Ay, opo. Isa lang din po yung kapre nga po dyan. Paglabas po ng madaling araw, nandyan, nakatayo po sa dyan. Tapos dito pumunta po rito, nung papagano po ako, sinundan niya ako dyan eh. Matangkad po yun, nabalbonik talaga siya. Maroon niya. Ngayon, tumakbo nga po ako doon, walang naniniwala. Mga sinasabi ko nga, wala po naniniwala sa akin. Sila ina, andyan naman sila, na nagsabi na nakita rin nila yung ano. Ano po naramdaman nyo nun? Siyempre, tumas po lahat ang balahibo ko. Siyempre, kung may sakit ka po sa puso talaga doon, mabalik ang mamatay. Kasi masishock ka nga sa nakikita mo. Minsan po dyan, tinusok nga po yung ginato po eh. Kaya nung ano eh, hindi sila naniniwala sa akin. Nung sila mismo nakaramdam at nakakita na rin, naniwala sila na mayroon tayong kapre dito. Okay, no? Dito po, pagka natutulog po kami dun minsan, lumalaktaw sa bahay, sa bubong. Sa tingin niyo po, saan mo siya namamahay dito? Sa lugar po na ano, mga asin. Asin? Katod ng mangga, ay sampalok. Kaya po, pala sinasabi ni nanay, laging meron po yan, talaga yan, meron dyan. Minsan may nagbabato pa nga po dyan. Buhangin, lumalabas dyan. Sabutan ako. Kailan po yun, kuya? Nitong huli, nitong katapusan ng ano, ng September. Yun, naramdaman ko na naman yung umuulan-ulan. Dito, naglalakad na naman siya dito. Okay. Hindi ngayon, pumasok sa isip ko, inaano ako, Kuya August, na yung pong kapatid ni Kuya Bin, yung pong ginagawa naming bahay, iyak po siya ng iyak. Kinukwento niya sa akin, yan din po. Kuya, ano? Parang ngayon ko lang na ano? Kuya Ugos, kita? Doon po sa mangga namin malaki doon. Grabe, katekra mo. Umano sa ano ko? Friday po ngayon. Oo. Oo nga. Malakas po ang ano nila. Biyernes po. Malakas po ang panay. Katekra.
Minsan di po, doon nga si Arnamin. Oh. Mahaba po yung lalakarin kung ganyan, madaling iyak araw. Iyak po nang iyak si Karen, si Ate Joy sa amin. Yun nga po, kagaya kay nanay, parang nanliligaw din. Hmm, ganun din po sa kanya, sa baba. Oh my God. Nga pinablisayan na nga po nila doon sa baba. Kaya mo lang daw po, wala nang nararamdaman. Pero dito talaga, mararamdaman po talaga yung yapak niya. Yapak niya. Mabigat. Paano po? Pwede pa ano mo natin? Yung yapak niya, mabigat na pa ganun. Ay, parang gumagano'n yung ano, yung lupa. Ganun. Kasi yung mga hindi po nakakaramdam dito din nila nakikita kasi, hindi sila maniniwala talaga dahil hindi nila nakita. Eh, kasi kami, ramdam na namin, nakita namin talaga. Minsan dito pa nga nang galing eh. Yan, tatakbo dito na yan. Oh. Diyan, sa likod po dyan. Dyan. Madilim po kasi dyan sa lugar na yan. Dyan, dyan po pakita lalabas yan. Pakita ko lang katekram. Naku, na ano po siya katekram. Ay. So, yan po. Marami pong ano dito, mga dahon po ng mangga po ba to? Mangga? Asantol. Ay, mga maasim yan, no? Sinasabi nila maasim. Yan po siya. Tapos, dyan, ay, sorry kuya, ano? Ayan. Sa mga bata po dito, paano? Mga bata po? Oo, oh, hindi husas. Ano hindi po ba? Po nila, takot po ba sila sa... Oo, nararamdaman po nila. Kaya lang, siyempre maga po natutulog. Kaya hindi sila masyadong nararamdaman yung yanig nung pag-apak nung kapre. Diyan pa lang, hindi mo na, oh. Siya, ah, dito. Bisan dito po siya. Oo. Bisan lilipat doon. Pwedeng punta ko tayo doon, Kuya Sweden. Saan po nagsisimula, Kuya? Saan po dito? Maglalabas dyan. Oh, so dyan po siya lalabas? Oo. Oh, tapos dito pa mangga na to. Ah, dapat po pala. Palipat-lipat po siya eh. Pag ganyan siya dyan. Ma-experience yan. Bisan na maglalabas. Dyan, baboy na mo naman. Baboy ka mo? Oo. Oh, bisan nakita ko nga po yung parang pusa. Diba nun? Oo. Oh. Naglalakad kami. Yung buko talaga paano siya po, parang kuya? Pusa. Paano po? Diba yun siya? Oo. Na kuray itim. Oo. Nakikita mo talaga. Mm-hmm. Diyan, laki po yung ano yan. Yung naglakad dyan, nakaramiran, sumusubsob na baboy. Hindi naman, nung nakita nila, wala naman. Mm. Nung kinabukasan, tinignan nila doon sa pinagsusubsoban ng baboy, wala. Lalo ko nung natulog kami dito. Mga malilit naman yun, nagtatambol-tambol na ganun. Ito, alam ko po sa inyo, mga lolos, lolas, mga lahat po ng mga titas, titos natin, mas malawak po yung karanasan nyo sa ganito. Pero, siyempre sila po eh, nandito po sila eh, no? Patekram. So, sila po mismong mga mata ho nila at mga tenga po nila, ramdam at kita po nila yung ganun. No? Kaya, sana, huwag na lang sa akin magpakita, baka hindi po ako, baka matain po ako. Salamat po ha. Salamat po. Balik po kami dito bukas. Okay.